The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. And welcome back to our third segment na tinatawag naming amicus curiae, o ang literal interpretation ay friend of the court, yeah. Friend of the people's court. Yeah. Ayan po. Ngayon ay ang ating guest speaker or ating resource person ay magbibigay ng kanyang opinion sa kanyang expertise no regarding dun sa ating pinag-usapan kanina on nullity of marriage. Ngayon, it is my honor and privilege to introduce our guest speaker or our resource person. Teka lang, medyo mahaba itong introduction niya. Pero, kung siya ang tatanungin, tatlong bagay lang ang gusto niyang banggitin ko. Una, she is a mother of four, a wife of one, and a glamma, yes. Or a glamorous mama. Pero syempre, hindi ko makakalimutang banggitin na siya po ay dean ng school na kung saan ako nagtuturo, ang Lyceum of the Philippines University, isa sa mga tinitingala naming expert sa remedial law at saka sa persons and family law. Yes. Friends, ladies and gentlemen, our resource person, Dean Maria Soledad Sol de Riquito Mawis. Welcome po. Hello, Judge. Hello, Professor Al. Unang-una nagpapasalamat ako na inimbitahan ako para makita ko ang umuusbong na first legal love team. Ako baka may makontempt ako. Magkakaroon ka na ng another slide. Para intrigued. Oo. Kaya di ba nauuso na rin kasi ang marites, di ba? So, mari anong latest? Di ba? Kaya. Pero napag-usapan na rin kasi natin ang nullity of marriage. Yes. At syempre, iilan lang talaga ang masasabi kong pinapakinggan, no? Of course, syempre, it's a decision or it's a law, but then only few people have that stature in our legal circle, in our legal profession to discuss it. I mean, ang problema kasi sa atin sa legal profession, kanya-kanya tayo ng opinion, no? Depende dun sa kung kayo ng side ka. So, kaya we are very fortunate to have Dean Mawis with us today. Yes. And again, Dean, thank you for this. Actually, it's my honor. Super excited kami na you are here, that you agreed to grace our pilot episode. Yeah, I'm very honored. Actually, alam niyo ho si Judge Jing, isa ho yan sa mga nire-respeto na hukom. Because she's very straight, she's very principled, and she is intelligent, no? And of course, my dear friend Professor Al, malaki hong utang na loob ko dyan dahil yung talino ho niya na ipapasa niyang mahusay sa mga estudyante. Yung kaalaman niya. Kaya, as I said, it's more of my privilege to be invited in the first legal love team show. Legal love talaga. Mahirap to. Baka mamaya masilip tayo ng FTRCB dito at saka na ang Supreme Court, di ba? Para tuloy ako natangtang. So, talaga. Mukha ata nagbablash ako. Oo nga, nagbablash ka nga. Nagbablash ka. Anyway, sige, bago tayo mapunta sa ibang topic, siguro balikan na natin yung ating topic on hand kasi nga exciting ito. Na yun, ako talagang looking forward ako na marinig ulit si Dean Sol about this particular topic kasi nung nag-lecture si Dean Sol about it dun sa online no, for IBP Zambales about the Tan Andal case, talagang nagnunotes ako. Sabi ko nga kay Dean kanina, sabi niya, bibigyan na lang kita handout, pero kasi nga ako pag nagnunotes, talagang ang galing ni Dean. So dito sa segment natin, yon, we will turn over the floor to Dean Sol to discuss about this Tan Andal case. At ano bang effect nito, Dean? Ano bang nakikita mo? Ito ba ay maganda para dun sa gusto magpanalify ng kasal? Or ito ba ay nagsagabal? Or ano pang prediction? Well, ang tingin ko dito sa Dean, bago lahat, para lang sa kaalaman ng ating mga televiewers, sa ating mga kahuntahan, ang pinag-usapan po namin kaso ay ang Rosana Tan Andal versus Mario Andal. At ang citation ay GR number 196359
May 11, 2021. Isa pong desisyon ng Supreme Court. Yes. At tulad po ng sinabi natin kanina, 21 happened. No, in this 2021 happened, no, in this area of law. Mm-hmm. Kaya we are very excited, no, to hear the inputs of our guest speaker today, si Dean Mawis. Go ahead, okay. Dean. Alam niyo, dito ho sa Tan Andal case, maganda ho kasi siya dahil luminaw kung saan tayo papunta. Mm-hmm. Unang-una, balikan lang, kasi I always say, kailangan natin balikan yung nakaraan, yes, para maintindihan natin yung kung saan tayo pupunta. No? Mm-hmm. Dati kasi doon sa kaso ni Republic versus Molina, mm-hmm, at saka yung Santos versus Court of Appeals, yan inulit-ulit ng Supreme Court, tatlong mahalagang bagay ang dapat mo ma-approve, mm-hmm, para makakuha ka ng Declaration of Nullity on the basis of Article 36. Mm-hmm. Number one, yung juridical antecedents. Mm-hmm. Kung ba, ano ba yung juridical antecedents? Yung ba yung nakaraan, kung ano ka noon, yan ang rason kung bakit ka ganyan ngayon. Yun ang explanation eh. Mm-hmm. Kung baga may historical antecedents. No? Mm-hmm. Pangalawa, dapat daw incurable, no? Mm-hmm. Hindi na daw mababago yan. Mm-hmm. At pangatlo, ito nga severity. Mm-hmm. Tapos ang sinasabi, ano ba yung psychological incapacity? Actually, wala siyang exact definition. Yes. Pero it's more of, it's ginamit ito ng Supreme Court, it's a mental incapacity. No? Mm-hmm. Yun ang sinabi, mental, yun ang sinabi, mental incapacity. Mm-hmm. Tapos, bukod pa dyan, may mga decision na nagsabi, dalawang decision actually yun ng Supreme Court. Kung matatandaan natin, ang Article 36 ay halaw dun sa tinatawag nating canon law. Mm-hmm. Na kung saan sinasabi, dito sa canon law, para maanal yung kasal mo o manalify kasal mo sa simbahan, dapat psychologically incapacitated ka. Mm-hmm. Ngayon may dalawang kaso. Dun sa kaso na yun, yung isang ground sa canon law, yung bang lack of discretion. Yes. Yun ang ginamit eh. Uh-huh. In fact, prinisinta yun ang ebidensya. Sabi ng Supreme Court sa dalawang kaso na yun, sabi niya, Najera versus Najera, isa dun sa dalawa, na dahil yan ang ginamit mong ground, di mas lalong hindi ka dapat manalify. Uh-huh. Kasi ang lack of discretion, hindi psychological incapacity. Uh-huh. Pangatlo, dito sa mga, sa lahat ng kaso, walang nagsabi ano ba yung quantum of evidence, okay, na kailangan ma-prove mo para manalo ka. No? Mm-hmm. Tama. So, moving forward now, at saka yung pang-apat at ang pinakamahalaga, ilang kaso na yung sinabi na hindi mo kailangan magkaroon ng psychiatrist o psychologist, uh-huh, para maipanalo mo yung kaso. Kasi, mm-hmm, ang batay niyan is totality of evidence rule. Mm-hmm. Okay. So, yung apat na yan, binalikan ng Tan Andal. Mm-hmm. Ang unang-una, wala na ho tayong dapat i-prove na tinatawag na severity, incurability. So, dalawa na lang ipuprove natin. Mm-hmm. Juridical antecedents at yung tinatawag na severity. Mm-hmm. Hindi kailangan incurability. Mm-hmm. Okay. Ang pinakagusto kong sinabi ng Supreme Court yan, in fact, hindi mo kailangan lagyan yan ng label. Mm-hmm. Correct. Kasi dapat para manalo ka, dapat either narcissistic ka, yes, aggressive ka, yung may mga antisocial, borderline person. It's a very technical terms. At saka hindi, nakatatak sa'yo yun. Eh. Right. Parang narcissistic, yes, pala ako. Correct. Sabi ng Supreme Court, hindi natin kailangan lagyan ng label yan. Mm-hmm. Ang kailangan lang natin tignan dyan, ano ba yung personality structure? Mm-hmm. Wala tayong pinag-uusapan dito. It's a mental incapacity. Oh, no? Mm-hmm. It's a personality structure. Mm-hmm. Bakit ka ba naging ganyan? Mm-hmm. And therefore, you have to refer to the past. Isang sinabing example na sinulat dyan ni Chief, ni Supreme Court Associate Justice Marvick Leone, no? Yes. Na ang sabi niya, kunwari, kung lumaki ang isang bata sa isang environment na very, very violent, edi siyempre paglaki niya, yun ang kinamulatan. So, ang tendency niya, yun ang definition niya, paano magkaroon siya ng magpakita. Sa marital family life. Correct, oo. So, ganun, hindi natin kailangan lagyan ng label yan, na parang wala nang kapag-apag-asang mag-asawa itong taong to. Mm-hmm. Eh, alam naman ho natin ng psychological incapacity is relational. Correct. Kung baga, mm-hmm, person A, person B, but it doesn't necessarily follow kung psychological incapacitated dyan. Si person D, pagdating kay person C, hindi na pwede. Kaya magandang sinabi ng Supreme Court yan. Pangalawa, ang sinabi ni Supreme Court na sa tingin ko maganda rin, na again, inulit nilang sabihin na hindi kailangan magkaroon ng psychologist at psychiatrist. Correct. Pero, I must stress, hindi sinabing bawal. Oy, tama. Kasi, in fact, in the case of Tan Andal,
the Supreme Court relied heavily on the expert opinion of a psychiatrist. Yes, a psychologist. Mm-hmm. So, kumbaga, pangdagdag, hindi sinabing bawal kasi parang ang lumalabas sa iba, parang hindi na kailangan. Correct. No. Kaya nga po, di ba, Dean, may mga nag-react na, does this mean na hindi na kailangan? Magpa-file ka na ng complaint or petition without even consulting a psychologist to establish psychological capacity. Actually, anong prof, view mo doon? Ako, Prof Al, hindi kasi ako eksperto eh. Correct. Sa, ano ba yung personality structure? Tama. Ano ba yun? Ano ba yung epekto ng bata? Kinalakihan mo kung ano ka ngayon. Mm-mm. I mean, ayoko namang mag-opinion na hindi naman ako yung eksperto dyan. Right. Correct. So, honestly, I think I will still have to refer the matter to a psychologist or psychiatrist. Unless, of course, malinaw talaga na makikita mo, di ba? Pero yun, parang feeling ko, again, hindi ako ang eksperto. Okay. Yung pangatlo na sinabi nga nila, yung isa pa sa mga, kumbaga sa akin, earth-shaking eh. Ang sinabi niya, sinabi ho na yung tinatawag na lack of discretion sa canon law is in fact a manifestation of psychological incapacity. So pwede kung kunwari nagkaroon ka ng nullity of marriage based on canon law, tapos yun ang ground mo, pwede mo na ngayon gamitin at hindi yun magagamit laban sa'yo. Pero hindi po ibig sabihin na madali hong makakuha ho ng nullity ngayon. Yes. Kasi ang sinabi ng Supreme Court, this is the first time talagang nilinaw niya, hindi siya preponderance of evidence, ang quantum of evidence. Okay. Clear and convincing na mas mataas pa sa preponderance of evidence. Tama. Speaking of which, ano ho ba ibig sabihin ng preponderance? Yan, tama. Yung preponderance, yung hindi naman yung tinatawag... Hindi ho ba yung padamihan ng ebidensya to? Hindi po siya padamihan ng ebidensya. Parang bang in the scheme of things, may preponderance, ang susunod clear and convincing, pagkatapos ho ng proof beyond reasonable doubt. For criminal cases. For criminal cases. Dito, so yung clear and convincing, mas matindi. Okay, at talagang kailangan mong kumbinsihin ang korte. Which I think... is right given that marriage is an inviolable social institution which the state is supposed to protect at nakalagay naman yan sa ating saligang batas. Kaya siguro mali din yung sinasabi nila na okay, mag-file to nullity of cases, ilang witnesses ang sa atin. Okay, sige, kunin natin si ganito, yung kaibigan niya, yung syempre yung nanay niya or what, no? Because there's this misconception na by preponderance of evidence, I mean, thinking that a nullity of cases based on preponderance of evidence lang, so padamihan. Pero ngayon, dahil clear and convincing evidence, pupwedeng kahit isa o dalawang witnesses lang, di ho ba? At saka sa ano naman, sa practice, talaga naman dapat more than one. Hindi lang yung petitioner kasi it might end up self-serving. So, kailangan mo na isang tao na makakapagtistigo talaga dun sa juridical antecedent. Kung ano yung kinalakihan mo, anong naging epekto ng iyong family background, yung family dynamics mo, sa iyo at sa relasyon mo sa iyong asawa at relasyon mo sa iyong mga anak. Tama. So, sa totoo lang, mas mahirap siya. Hindi pala madali. Na-excite pa naman ako. Para naman ako ang magpapaanal, hindi po ako. Hindi, para doon sa mga hahawakan. Pero ano, Dean, like for example, kasi marami rin tayong mga nullity of marriage cases naman na hindi na rin naman sumasagot din itong si respondent, diba? Tapos, wala namang collusion. Meron namang finding si public prosecutor na walang collusion. So, nag-proceed siya to trial. Nag-intervene naman si OSG. Naging active naman si prosecutor sa pag-cross-examine, etc. Sa palagay mo ba, like, itong with this clear and convincing evidence, if the petitioner, ang na-present niya is sarili niya, tapos, nag-psychiatrist siya. With this, palagay mo, okay na ba, papalo kaya yung convincing evidence if it's not contested? The psychiatrist should not limit himself in interviewing the petitioner. Right. Dapat meron siya mga third-party resource persons or collateral informants kung tawagin nila. So, kung meron siyang collateral informants, baka sakali pa, but I don't understand why you will not be able to present one of those collateral informants na naging kumbaga informant din ni psychiatrist. Right. So sa akin, I would always
minimum of 3 yan. Mm-hmm. Kasi mas importante sa akin ma-prove yung juridical antecedency. Correct. Tama. Yung kinalakihan ng respondent. Kaya pala din, matanong na rin kita, although medyo related naman pa rin siya sa Tan-Andal, pero kasi itong juridical antecedent, sandun pa rin yan. Lagi yan, root cause na tinatawag eh. Tapos meron nga isang judge somewhere, na kinamanggitin ko sino, na siya talaga, parang ang sabi niya nga, ang kanya is more of talagang nadidismiss yung mga nullity petitions. Napaka-conservative na judge ito. Dahil daw sa root cause. Yes. Failure to establish root cause kasi mahirap daw siya talaga. Yes. So Dean, in light of the Tan-Andal case, meron bang effect ito dun sa pag-ano sa juridical antecedents? The juridical antecedents is still required. Yes. Hindi yan binago. Mm-hmm. Kaya talagang, kaya miski sabihin mo 2 out of 3 na lang yung ipuprove mo dahil nawala nga si yung incurability. Yes, incurability. Mahirap pa rin kasi yung juridical antecedents. Paano anong suggestion mo din? Practical, ako, anong bawa, tanong yan. Paano natin ipuprove ito? Mm-hmm. Ako, lagi kong tinatanong, paano ba kayo nagkakilala? Alam, magkaklase kayo. Sa kasos na nagkita kayo, magkaklase kayo. O sino ba mga common barkada nyo? Yes. Kasi makikita, let's face it, yung mga barkada natin, may magsasabi, magda lang siya. Kasi ganito siya. Correct. Yun, hinahanap yun. Sige, bakit mo nasabi yun? Mm-hmm. Pangalawa, kung may kapatid siya na mas matanda, yan, o kaya magulang, makintindi. O kaya yung yayang nagpalaki sa kanya, di ba? So, hahanapin mo lang yung mga taong may makakapagkilala sa iyo at ganun din sa kabila. Na, as much as possible, hindi ko tinatawag ang mga bata. Yan yung next question ko sana. Oh, bakit din? Una, napaka-traumatic niya, no? Napaka-traumatic. Number two, they will not be able to prove yung root cause. Okay? Hindi. All they can prove is what is now, what is happening now. And that's the whole point, you know? Eh, bakit pa natin isasabing bata, pwede naman yung kung ikaw mag-asawa, hindi ikaw mag-prove. Sinaktan ka, nasa ng police report, I don't even have to call the children. Yeah. If at all, if the kids will be invited to testify, it will only blur the issues kasi syempre yung emotion kasi... As much as possible talaga, yes. Yes, correct. Ngayon, di ba ang ponente nito is a known liberal, so to speak, pagdating sa legal issues, no? Not just personal or family relations issues, but even political issues and all that. Did that somehow affect the turnout of his una, bihira na magkaroon ng oral arguments in a nullity case. And here there was an oral argument. I'm very happy that it was him who wrote it kasi... Yes. Naging, you know, law cannot exist in a vacuum. Correct. Hindi naman pwedeng puro kung anong bold letter of the law. No? Dapat maging attuned siya sa mga bagay, mga circumstances. Yes. You breathe. Law is supposed to mirror reality. Not create a fake reality. Yun ang aking pananaw. Correct. Yes. But at any rate, no, whether it's sino ang ponente niya or what, this is still a decision of the Supreme Court. Yes. Do you see this being... affirmed anytime soon or baka meron i-contest? It will stay for a long time. Yes. Kahit din meron, di ba, ang daming mga separate opinions. Yes. Ano ba dun yung nakita mong memorable dun sa mga separate opinions? Meron akong isang nabasa dun na sinasabi na bakit kailangan, tawagin yung mga bata. Dun nga sinabi na hindi mo na nga kailangan, and that was addressed in the majority opinion, technically, hindi mo naman kailangan pwedeng tawagin ang mga bata because hindi sila makaka-prove ng psychological incapacity. Correct. Yes. Okay, yun yung mas pinaka-unga. Kasi ano yan pagdating sa root cause, tamba nga sabi ni Dean, hindi naman, wala naman sila noon Pero, yung iba parang ginagawa pa rin nila yun, na pinipresent pa rin mga bata yata, no? Although it's hindi naman necessary. So moving forward din, ano ang ating projections for this Tan-Andal case sa palagay mo ba? Ang courts kaya, kasi more of sa courts ito eh. Dapat ang courts ba, dapat ang mga trial court judges ba, dapat i-retrain ba sila? Palagay ko dapat magkaroon ng usapin, lalong-lalo na sa hukuman. Mm-hmm. Kasi meron kang kumbaga paradigm shift. Correct. Yes. Sanay ka na tatlo, then all of a sudden dalawa. Tapos quantum of evidence is different. So everybody must, even us practitioners, dapat magkaroon ng usapin tulad dito. And I'm thankful you discussed it. Mm-hmm. Kasi nga, it's a paradigm shift from the old to the new.
Ayan, okay. Napakaganda ng sinabi. Oo, ang ganda, ang ganda. So, sayang kulang na tayo sa oras. Kulang tayo na oras, no? Dean, thank you very much. For congratulations. Imbitahan ka namin ulit. Kasi baka magpa-part 2 kami nito dahil bitin ang ating usapan, no? For our pilot episode. At saka hindi lang itong topic na to. I'm sure marami pa tayo pwedeng gawing topic na si Dean ang ating magiging guest. Thank you. Kaya yan. So, ang bilis. Ang bilis, no? Ang bilis. Parang na tayo. Parang hindi ko akalain simula nung, well, an hour ago, but now we've come to the end, no? Oo, of the show, of our pilot episode. Yes. Who would have thought? Sabi nga nila, the greatest dreams and the greatest plans begin with the first step. At ito po yung first step natin, no? Uh-huh. Kaya, sad to say, kami po ay pansamantalang magpapaalam sa inyo, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panunood sa aming kauna-unahang episode ng People's Court. Maraming salamat po, Dean Sol Mawis. Thank you. Umpisa pa lang ito ng ating talakayan upang maintindihan ang batas. Siguraduhing sumaybaybay kada linggo dahil hindi dapat maging hadlang ang kakulangan ng kaalaman sa batas upang hindi sundin ito. As they say, ignorance of the law excuses no one. So this is your court, for the people, of the people. This is our People's Court.